Yo, Yanners! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me, Yan Yani, and welcome to Yan Yani Channel. Isa ka ba sa nagdadalang tao ngayong panahon ng pandemya? O isa ka ba sa mga pasyenteng nakakaranas ng problema sa pagreregla? Nais mo bang magpa-ultrasound para maiwasan ang pag-iisip ng kung ano-ano ngayong panahon ng pandemya? Paano nga ba ang magpa-ultrasound sa panahon ngayon? Para sa mga nakasubaybay sa una nating ginawang video patungkol sa kung paano magpa-ultrasound ngayon, new normal, so ituloy natin. Para naman sa mga bago, napaklik lang kasi interesado sila sa topic natin ngayon, pwede bang palambing naman palike na lang ng video? I-click mo na rin ang subscribe button at huwag mo kalimutang i-hit ang notification bell para mas updated ka sa lahat ng bago ko pang uploads. Yun na nga, so pag-usapan natin paano magpa-ultrasound ngayong new normal. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng intro ko. Cue video! So ngayong normal, asahan natin na maraming pagbabago. So ang objective natin ngayon ay maka-adjust at maprotektahan ang bawat isa, doctors, neurologists, empleyado, at maging ng mga pasyente, so maprotektahan ang bawat isa against COVID-19. Magiging mabilisan lang ang proseso ng ultrasound kasi the more na naka-expose tayo sa bawat isa, the more na may chances na ma-spread ang COVID virus. So, number one, for appointment na po tayo ngayon. So, first come, first serve po before ang ginagawa naming sistema noon nung wala pang COVID. So, ngayon, for appointment na po tayo ngayon, guys. So, ngayon may COVID, allowed na po na karoon po ng reservation through phone calls, landline and cellular phone appointments. Pwede pa rin naman po yung drop-by. So, magpapaline up ka personally. Mas maganda po para mas maganda yung dating ng detalye. Kasi pag call, medyo minsan nakamask, hindi magkaintindihan. Why phone calls only? Kasi minsan po yung kapag text, time consuming po. Bukod pa po doon, may mga ilang messages po na nakakarating sa amin. 2 days ago na yung message or worse po, hindi na siya nakakarating. Sobra po kasi ng dami na nagte-text, tumatawag. Minsan po, mismong line na po ng phone ang nagkakaproblema. So, nagkakapatong-patong. So, mas maganda po talaga ay makausap niyo personally po yung mga empleyado o kami sa center para mas klaro yung mga details at sure kayo na naka-reserve talaga kayo kasi personal niyo pong nakausap yung mga magla-line up po sa inyo. Guys, I work at OB-GYN Ultrasound Center. Ang location po natin, so, ang tinutukoy ko po na ultrasound center ay Quezon Women's Ultrasound and Diagnostic Center. We are located at ML Tagaraw Street, Barangay 3, Lucena City. So, nearest landmark po niya ay Metro Gaysano and Pacific Mall. Kami po ay hindi sa loob ng mall. Kami po ay along the highway papuntang IAM. So, makikita mo may malaking signage doon. So, on the other hand, meron din po sa kabila. Meron din po tayong pagbabago sa ultrasound schedule. Open pa rin naman po ang center from Monday to Saturday. Like nung hindi pa siya COVID. Noon kasi Monday to Saturday, open po ang center para mag-servisyo po sa mga tao. Pero ngayon pong new normal, ay nahati po siya. Nahati po siya. Yung 6 days na yun ay 3 days na lang po kami nag-ultrasound. So, every other day po, kailangan namin pong mag-disinfect
para sa kaligtasan hindi lamang po ng mga staff, doctors, kundi para maprotektahan din po ang mga pasyente na masugid na nagpapatingin po sa amin. Clinic schedule po natin Tuesday, Thursday, Saturday. So, THS po tayo. Open Monday to Saturday, Sunday po close. Ang ultrasound day po natin, is Tuesday, Thursday, Saturday. So, yung MWF po, Monday, Wednesday, Friday. So, yan po yung sanitation day or release day natin. So, pwede po kayong mag-drop by 4 appointments only. Wala pong gagawing ultrasound dyan kasi TTHS lang po tayo. May naka-in na doctor. So, huwag po tayong gumawa ng sarili nating schedule. Oo, kailangan i-priority natin yung availability mo. Pero kailangan i-consider mo din yung schedule namin. Paano kung yung araw pala na pwede ka, ay wala naman kaming doctor kasi nga linis day lang. So, kailangan nag-match yung schedule mo sa schedule namin para masabi natin na effective yung appointment natin. Kung may lakad ka, huwag mo siyang, may iba ka pang lakad, huwag mo siyang isabay kung kailan ka magpapa-ultrasound. Kasi, minsan doon tayo nagkakaproblema. Ano ang mga kailangan sa pagpapa-ultrasound? Name, age, address, contact number. This po is yung name ng OB or midwife, nurse, o barangay health workers, yun, na nag-refer po sa inyo sa amin dito sa center. Next po dun ay kailangan namin ng request form na galing sa OB, midwife, nurse, or barangay health worker sa lugar nyo. So, dun nakalagay kong anong klaseng procedure ang gagawin. FYI lang po, kasi marami ditong pumupunta ng nagda-drop by na magpapa-ultrasound daw po sila. Opo, given na nga po, talaga pong ultrasound po ang ginagawa namin dito. Pero, kailangan nyo pong malaman na marami pong klase ng ultrasound. Depende po yan sa route, no? May sa chan, may trans-B, may mga procedures din po na ginagawa dyan. So, iba't iba, gusto ko pong malaman lang ninyo na iba't iba pong klase ang ultrasound. May ultrasound po ako. Ano pong ultrasound? Hindi po ganun ha, maraming klaseng ultrasound po. Yung mga magtatanong dyan, may hold-up ba? Sagot po, wala. Ang pag-uusapan lang po natin is purely OB, gyne cases lamang po. Next po ay pre-screening tool or form at certification from your barangay. So, yung pre-screening tool po, manggagaling po yan kung sino po ang magbibigay po na request po ninyo. Triage form yan na ginastify nila na hindi ka COVID patient, hindi ka PUI or PUM. Natanong ka doon kung nilagnat ka ba sa loob ng 2 linggo, inubo, sinipon, sumakit ang ulo, naglumi, nagsuka. So, yun po. Ganun po kami sa center pero ginagamit po namin yan for contact tracing purposes, no? To justify na totoo yung mga sinasabi mo. Okay? So, yung certification from barangay, letter siya. From your barangay, pangalan mo, na residente ka sa lugar na yun. Tapos, andun din yung word na hindi ka nga COVID patient, hindi ka kasali sa PUI or PUM list ng barangay. So, yun yung mga kailangan natin, guys. So, what if yung mga yun, request form, lahat ng bagay na yun ay via virtual lang. So, tinext, in-email. So, kailangan po kayong mag-provide sa amin ng kopya. Kung maaari, i-print nyo siya para meron tayong hard copy. Hindi po kasi pwede yung soft copy. Hindi siya pwedeng katibayan na ipapakita nyo. Ito po, may text po si Lopan. Kailangan nyo po siyang i-print out.
Kahit hindi po siya colored grayscale, okay lang po yan. Basta magkakaroon po kami ng kopya nun for legal purposes lang po. Pinapile po kasi namin yan para sa safety nyo at sa safety nating lahat. Pinafile siya for contact tracing din po para mas detalyado yung lokasyon ng bawat pasyente na nagpupunta po dito sa center. So that's it guys. Natapos na natin yung kalahati ng topic. Abangan nyo yung next video natin. Andoro nakapaloob yung mga reminders kung paano yung mga dapat gawin at hindi bago magpa-ultrasound. Certain questions kayo na gusto nyong malinawan kayo, pwede nyo po siyang ilagay sa comment box section below para at least mabasa ko kung ano yung mga gusto nyo pang gawin ko na nyo pang malaman. Hope to see you on the next video. Peace out!